magbantay ka dito, ha? Paano ko sumunod si Bernard? Gamitin mo. Okay. Bernard. Hello pa? Papunta ho ba dyan si Angela? Wala kasi siyang nabilin sa amin ni Jesse. Hindi Bernard, wala ako sa bahay. Alam naman ni Angela yon. Hindi ko lang kung nasaan si Florence. Bakit? May problema ba? Nag-aalala lang ako sa kanya. Hindi sinasagot yung tawag ko eh. Malakas ang kutob ko na sinundan siya ni Elton. Nakataka siya sa kulungan kagabi. Ano? Sana mo kaya pumunta si Angela? Ba't hindi siya nagsabi sa'yo? Sinisisi sa iba yung nangyayari. Ito naman yung gusto nyo, diba? Ito yung gusto nyo ni Angela. Mamatay yung baby ko. Alam mo kung sino nag-i-insist na suportahan ka? Kung sino yung nagpapaliwanag sa akin na tanggapin ko yung magiging baby natin? Chloe, si Angela yun. Kay Chloe, nag-alala si Angela para sa kanya nung nalaman niyang nakunan. Sige. Puntahan mo na si Chloe. Bilisan mo. Magpapadala na rin ako ng mga pulis doon para mag-check. Feeling mo yun ang gagawin ko? Nabasagan lang ako ng baso? Bakit ka ba nandito kasi? Louie, concerned lang ako sa'yo. Nakita ko kasi nasaktan mo yung sarili mo. Saan? Sa time loop na naman. Time loop? Hindi totoo yung mga ganun. Totoo nga daw. Kasi naalala mo nung yung time na nakataka si Elton? Sabi nila, Bernard was supposed to die that day. Pero dahil sa time loop, nasave daw ni Angela si Bernard. And it's all because of that old woman na nakilala daw niya nung nag-hiking kayo sa Mount Canloon noon. Kung totoo yung sinasabi ni Angela, na nakakapasok siya sa time loop, I want that too. Nangyari na ang dapat mangyari. Hindi kita matutulungan. My God, Angela! Alam kong totoong umuulit yung oras para sa'yo, bakit hindi ko nagawa ng paraan para hindi ako makunan? Kung totoong concern ka sa'kin. Chloe, kahit na anong gawin ko, hindi ko siya mapigilan. I'm so sorry. Sir, itatawag ko lang muna kay Ma'am Chloe. Ano po bang pangalan niyo? Sir, itatawag ko lang muna kay Ma'am Chloe. Ano po bang pangalan nyo? Arthur, ha? Arthur Santos. Kaibigan niya ako, pero hindi niya alam na darating ako. Sige po. Buntis ni Bernard yung katrabaho namin. Si Chloe at si Kel. Chloe yung best friend niya. Tingnan mo nga naman na. Mas gago pa pala yung pinalit na sa akin. Umiinom si Chloe. Hindi ba buntis siya? Sir, simula nung nakunan si Ma'am Chloe, lagi na po siya nagpapadeliver ng alak. Pinaiwan nga ni Ma'am Angela yan dito eh. Chloe, nandito ako. Nandito ako para damayan ka. Bakit ako nakunan? Wala man lang ba sinabi sa'yo yung matanda na nagbigay sa'yo ng time loop?
Bakit ako nauna? Parusa ba to sa akin? Hindi ko alam. Wala namang sinabi yung matanda. Walang nakakaalam kung bakit nangyayari to. Chloe, sa tingin ko, huwag mo lang sanang mamasamain, pero baka hindi lang ito yung tamang oras para maging mommy ka. I'm sure magkakaroon ka ng maraming anak. Will you shut up? Sino ka para sabihin sa akin yan? Siya na nga lang yung meron ako eh. Malibhasa kasi hindi mo alam yung pakiramdam na mabuhay mag-isa. Hindi mo alam yung feeling na iwan ka na lang lahat ng tao na mahalaga sa'yo. Kasi lahat nakukuha mo. Chloe, nawala ka sa akin. Nawala yung friendship natin. Get out of my house. Hindi, hindi. Hindi kita iiwan dito mag-isa. Umalis ka, sabi. Umalis ka na. Hindi kita pwedeng pabayaan, Chloe. Nag-aalala ako sa'yo. Chloe! Sir, ayaw sagutin ni Mang Chloe yung landline niya. Ipaparadyo ko na lang po sa kasama ko para katukin sa unit niya. Hindi, hindi. Wag na. Ako na lang yung mismo nga kaya. Sasurprisahin ko sila, ha? Sir, kailangan pong mag-iwan kayo ng ID. ID? Ay. Ay, naku. Hindi ko dala yung ID ko eh. Okay lang ba isulat ko na lang dyan sa logbook yung pangalan ko? Hindi po pwede, sir. Kailangan ID talaga. Elton? Elton? Hello there, Angela.